Pang ilan na yan? Pang anim na. Hindi mo pa rin alam kung sino naglalagay? Di ko mo tiyempohan eh. Tinry ko pumasok na maaga pero nakapatong na agad yung flower sa desk ko. Kaka-intriga naman, kainis. Sana all. Chad? Oh, ikaw ba nag-iiwan ng mga flowers sa desk ko? Ah, natanggi ko yung desk mo. Nalaglag to bulaklak kaya pinulot ko. Oh. Awe, tunog dismayado ka yata. Ina-expect mo ba ako naglalapag ng mga basurang bulaklak dyan sa desk mo? Basura? Oo, bakit? Hindi lang yan yung basura. Pati yung nagbibigay, basura rin. Di ka man lang mabigyan ng totoong bulaklak. Bitter ka lang siguro. Hindi ako bitter. Bitter ka, Chad. Bakit ako magiging bitter ako nakapag-break sa'yo? Ah, visit? Bakit ba ako nakikipag-usap sa'yo? Eh, bakit nga nakipag-break ka sa akin? Girl, walang iniwan na bulaklak sa desk mo ngayon. Bakit kaya? Obligado ba yung taong yun na mag-iwan? Oo, hindi man lang pinaabot sa Valentine's. Ay, nabitin kilig ko. Olivia, pupunta kaming mall. Sama ka? No, may pupuntahan ako eh. Sino kaya yun? Tao po. Tao po. Ano ba yun? Chad, ginagawa mo rito. Absent ka kasi. O ano naman sa'yo? Ngayon ka lang umabsent so I got worried. Ay, mas ka na. Well, hindi ako aalis hanggat hindi mo inaaman na ikaw talaga yung naglalapag ng mga bulaklak sa desk ko. Nagsasabi mo dyan. Bakit ka may hawak na bulaklak na katulad nyo sa akin? Anak ng gatas naman. Easy. Oo na! Sa akin galing yung mga yon. Okay na! Umalis ka na! Mahal mo pa rin ba ako? Anong klaseng tanong yan? Chad naman eh. Kailangan ko malaman. Kailan ba ako tumigil na mahalin ka? Uy, bakit ka nakapag-break sa akin kung ganun? Tinawag mo pong basura yung mga handmade flowers pero ikaw rin pala yung gumawa nun. Di kita maintindihan. Baka tawanan mo ako eh. Nung Christmas, inipadala sa'yo ng 24 roses, diba? Hindi ko tinanggap yun. Sinauli ko yun. Alam ko. Sinuli mo naman yun pero insecure ako eh. Pakaramdam ko hindi ako karapat dapat para sa'yo. Kaya yun, pagkatapos ko makipag-break sa'yo, nag-alit ako sa sarili ko. Huwag iniisip ko nung time na yun. Tapos napag-desisyonan ko na mag-part-time sa isang fast food chain para kapag nagbalikan na tayo, may mabibigay na ako sa'yo. Tapos bumili ako ng materials pang crochet kasi yun yung kasya sa budget ko eh. Kaya pasensya na kung... You're more than enough, Chad. You, your efforts, your love are more than enough. Kaya instead of breaking up with me, tell me more about what you feel. Hindi naman ako mapapagod na bigyan ka ng assurance eh. Sorry. For what? Sa pagiging rude ko sa'yo for more than 1 month. Wala yun. Oh. Dala mo palagi yan? Aba, oo naman. Nine na flowers ko. Thank you. Will you go out with me this Valentine's, Olivia? Huh? 9 words yun, kaya 9 flowers binigay ko sa'yo. Bakit sa Valentine's pa? Alam ko naman sa araw ng mga patay. Ano yun? Para patay na patay ako sa'yo. Visit ka. Sa Valentine's Day dapat ako makipagbalikan sa'yo kaso nabukin mo na ako eh. Kaya magdadate na lang tayo. Tayo na ba ulit? Oo! Hindi pa ba? Siyempre, tayo na ulit. Pakutos nga isa. Kiss muna! Hoy, Jessie. Thank you for calling me. How may I help you? Oh. I found your ID sa my field. Here you go. Wait, crush. Ilalagay ko muna sa calendar ko na pinansin mo ako ngayon. I said I found your ID. You found my ID? Yep, here. No, crush. You found me and then I found you. Okay ka lang? I'm not Jessie J, but I think you're now my flashlight. Light? Light? Pero pwede din naman ako maging si Jessie Saragossa. Kasi parang di ko yata kaya pag sa buhay ko wala ka. Jessie Saragossa yun, di ba? Nauntog ka na naman ba? O ano-ano naman pinagsasabi mo? Sinusungitan mo na naman ako, kawawa naman ako. Paalog ka nga sa kaibigan mo para tumino ka naman. Matino ako! Sorry. Na-offend ba kita? Matino ako pero kapag kaharap kita ako ay nawawala sa sarili na para mag... Christian? Christian? Ganon. Ayaw ko sa'yo. Alam mo, Christian, kapag ako tumigil sa pangungulit, huyo ka na sa akin. Halata namang ako lang ang nagbibigay sa'yo ng makulay na buhay na parang gulay. No, Jessie. Kapag ikaw hindi ko pinansin, baka umiyak ka. Gustong-gusto mo pa naman ako. Ang yabang ha? I'm gonna remove that smirk, Christian. Ipupusta ko puso ko. Hindi mo kaya. Puso? Bakit? Gusto mo na ba ako? Gusto? Let's see.
Try harder, Jessie. You won't last long. Marupok ka pa naman. Papansinin mo rin ako. Mukhang ikaw ang iiyak, boy, ah. Shut up. Pangalawang araw pa lang. Matirang matibay, di ba? Pero sa pagkakakilala ko ay Jessie, bro, hindi marupok yan. Mataas pride niyan. Kaya kung ako sa'yo, pansinin mo na. Umamin ka na. We had a deal. Deal mo mukha mo. Parang ewan kung makangiti kahapon tapos ngayon, mas masumapa mukha mo kaysa sa akin na bumagsak sa prikal. Bahala ka. Baka mali ka niyan. Bayan, kung uubo kayo, dun kayo sa labas. Yung virus niyo pakalat-kalat. Boy. Okay, fine. I give up. Sorry for what I said and for how I acted. Pansinin mo na ako. Oh, Christian, nandiyan ka pala. Kanina ka pa? Hindi mo ba ilalagay sa calendar mo na pinansin kita ngayon? Na natalo ko sa challenge natin? Bakit ko ilalagay yun? Sino ka ba? Seryoso ka ba? Mamaya na pwede. May ginagawa kasi ako. I'm gonna shoo away. Lagot ka, Christian. Hindi na siya yung Jessie na may gusto sa'yo. Tigilan mo ako, Koy. Nakakarindi ka. Parang ang demonyo dyan ng bulong ng bulong. Ano? Di ka pa rin pinapansin? Takte. Ligwak ka na sa buhay ni Jessie. May bago na nagugustuhan yun. Tingin mo? Alam mo, boy, mas maraming mabait kaysa sa'yo. Mas maraming hindi torpe. At higit sa lahat, mas maraming pogi kaysa sa'yo. Hindi malabong mangyari yung kutob ko. Di ba kapag may gustong isang babae, hindi niya kakayaning hindi pansinin yun? Eh bakit? Ano ka, gold? Special mo naman yata? Masyado kang kampante, pre. Mali mo, ako na yung next na magustuhan ni Jessie. Ah, kita mo to? Oo, ang tawag dyan, palad. Tama, at kapag hindi ka pa nanahimik, lalapat na to sa tuktok ng ulo mo. Ha? Lagot, talo ako, pre. Papel ka, bato ako. Sige, una na ako, pre. Bye. Hello, Jessie. Hello, Cal. Saan hindi ka mag-hello? Hello, Christian. Yun lang? What do you mean? Isang linggo ka nang call sa akin, bumalik na tayo sa dati. Walang tayo, Christian, and wala rin tayong dati. Wala nga, pero may connection naman tayo sa isa't isa. Hindi man ikaw si Jessie J, pero ikaw naman yung ilaw at ako yung flashlight mo. Pero pwede ka naman maging si Jessie Saragosa dahil parang di ko yata kayang. Hindi mo na ako pansinin, Jessie. Jessie Saragosa yun, di ba? Sa maikling salita, oo. Gusto rin kita. At sa'yo lang ako naging marupok ng ganito. Kaya balik na tayo sa dati. Hindi. Hindi tayo babalik sa dati. Magsimula ulit tayo with feelings na. Ang galing mo, Kao. Effective yung suggestion mo na tigilan ko ang pagiging pabebe sa kanya ng isang linggo. Ano ba? Pangalawang araw pa nga lang ng challenge yung paiyak na yan eh. Teka. None of it was real? Tapos, you planned this, Kao? Gusto mo ba talaga si Christian, Jessie? Oo. Alam mo bang gusto ka rin nun? Baka gustong sungitan. Gustong sungitan dahil natutuwa yung inaasar ka. Eh, ayoko umasa. Kaya nga may gagawin ka para mapanatag yung loob mo. Ano? Sungitan mo rin siya, huwag mong pansinin. At higit sa lahat, huwag kang pabebe ng isang linggo. Di ko kaya! Ibibigay ko yung mga kuha kong litrato sa kanya galing sa Instax. Lima yun. Ko! Ha? Hindi ko kaya ko! Kaya ko! Nice. Kung hindi ko pinlano to, baka hanggang hindi ka pa rin umaamin. You're welcome, pare, pero I can't believe ganyan epekto sa'yo ni Jessie. Mas malala ka pa kaysa sa kanya. Nakakilabot kang panoorin na nakaramdam ako ng second-hand embarrassment, pero I'm so happy for you, ah. Pinata ka na. O sige, see you later. Lovebirds na. Bulok. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sorry. Umpisa pa lang, gusto ko na bumigay sa pagiging cold sa'yo, pero kasi sabi ni Kao, yeah, about sa photos. Sino ba naman ako para tumanggi sa grasya? You should have asked me. Sa akin lagi napupunta yung mga Polaroids na yun. Seryoso? Ibig sabihin, pinaglaruan tayo ni Kao? Gawin ko kaya siyang pano? Huwag mo na siya isipin, ako na lang. At least gumana yung pati-trip niya sa atin. I realized that I also like you and may progress na tayo. I honestly got scared kasi baka mamaya late na pala ako. May tinatago ka palang pagiging lover boy. Huwag mo akong umpisahan, Jessie, ah. Pinusta mo puso mo, diba? Akin na. Nasa'yo na, diba? Oh my gosh! Sobrang nagiging corny talaga kapag may gusto sa isang tao. Okay lang yan. Gusto naman kita eh. Oh my... Pangit ang timpla ng mukha mo, Kara. Halatang stress ka nang malampasan ako sa ranking, ha? Ay,
Hindi naman masyado, Cal. Pero at least hindi katulad mo na wala pang ginagawa at iniisip eh, ang sama-sama na agad ng timpla ng mukha mo. Nakakainis talaga yun. O ikaw, high blood ka na naman kay Kara. Ano? Musta? Tsaka, please lang, huwag mo na akong asarin doon sa manananggal na yun. Hindi naman ako katulad mo. Ano ba kasi yun? Oh, nga pala. Salamat ah. Doon sa ginawa mo para sa amin ni Jessie. Ah, medyo na-stress ako sa'yo pero proud ako na nakaamin ka sa harap ko. Anyway, may gusto ka ba? Love life! Gusto ko ng love life! Nakakainis! Ah, sabay pala kami magla-lunch ni Jessie. Una na ako ah. Good luck dyan sa gusto mo. Palagi na lang akong tuloy para sa dalawang tao. Eh, paano naman ako na hindi makatawid papunta sa taong para sa akin dahil lang sa ubos na yung pampagawa ng tulay ko? Yoko na nga. Kung balak mo pa kausapin yung sarili mo, pwede gawin mo na lang sa ibang lugar. Nakaka-istorbo eh. Kausap? Guni-guni mo lang yun. Oh, ba't nandito ako pa sa harap ko? Sorry, Kara. Hanap ko kasi love life. Hindi manananggal. Tabi. Ha? Nakaharang ka. Tabi ka ako. Hindi ba uso sa'yo ang mga salitang, excuse me, Pogi? Hindi. Lalo na kapag hindi naman talaga gwapo. Aba, gwapo ako sabi ng nanay ko. Wala naman ako sinabi na ikaw yung tinutukoy ko. So, gwapo talaga ako sa paningin mo? Hindi. Init talaga ng dugo niya sa akin. Kasi palagi mo akong binabother. Sino hindi maiirita doon? Oh? Ano to, pisingi? Oh, Kara. Ba't bumalik ka? Gusto mo talaga ng attention ko, no? Kung di lang kami rivals, baka iisipin kung pwede kami. Bagay pa naman kami. Huy! Huy, kao! Ano yung inisip mo? Gising! Di pwede yan, gising! Good morning, everybody! Ano? Bakit ka nakatitig? May muta ka pa? Ano yun? Tara-tara na, kain na tayo! Minsan na talaga siya ngumiti. Ganda niya. Uy! Uy, ikaw! Delikado yan, ha? Uy! Umalis ka nga sa isipin ko, Kara! Tawag mo ako? Sabi ko, tara! Tara na, Christian! Gutom na ako! Ganyan din ako kay Jessie dati, pre. Naiintindihan kita. Ano ganyan? Kunwari, hindi alam ko ano sinasabi ko. Okay lang yan, pre. Nasa second stage ka pa lang naman. In denial. Ewan ko sa'yo. Tignan mo nga naman, no? Kung sino pa tong lagi kong kaaway, siya pa tong partner ko sa report. Hoy, partner. Hangin ba yung kausap ko, ha? Wala akong panahon para makipaglokohan sa'yo. Let's just do a report para matapos na. Bakit parang mas lalo kaya itong sumungit ngayon? Big deal ba? Hindi naman. Then shut up and bigyan na lang natin ang gagawin ng isa't isa. Magkita tayo sa Sunday. And always reply to my messages. Okay? Bawat araw talagang lumilipas, lalo siya sumusungit. Ay, hindi ako late. Pogi ko, no? Sa totoo lang, malabo talaga mata ko eh. Wala akong pake. Sungit! Okay, so ito yung magiging introduction natin. And then instead of asking some questions sa audience, let's have a proper debate para alam nila. Nakikinig ka ba? Kung hindi pwede ka nang umalis, galit ka ba sa akin? We have to finish our report. Bakit feeling ko mas galit ka sa akin ngayon, Kara? Oh, please. Alam ko namang rivals tayo, pero iba eh. Sino may sabing rivals tayo? Hindi ba? Di ba yun naman yung gusto natin para intense yung labanan sa ACADS? Gusto mo yun. Pero ako, hindi ko gustong rivals tayo. Kara, gusto ko maging tayo! Gusto ko maging tayo! Ha? Huh? Gusto ko maging tayo, maging rivals. Parang hindi naman yun. Yun. So, as I was saying... Ano ba? Ba't mo sinara yung libro? Parang tanga naman eh. Tumingin ka nga sa akin. Who told you to order me around? Eh, bakit ka pa rin tumingin sa mga mata ko? Sabihin mo na lang kung ano gusto mo sabihin. Gusto mo ba ako? Gusto mo ba ako, Kara? Oo, gusto kita. Okay. Gawa na tayo report. Naitawid natin yung report. Oo nga eh. Kau, o. Ano to? Food. Binili ko for you. Thanks. Hindi ako makapaniwala na aabutin ng 2 linggo bago ka ulit makangiti sa akin. Ha? You're avoiding me because of my confession 2 weeks ago. Kinakausap mo lang ako kapag importante yung sasabihin mo. Hindi mo na ako inaasar, hindi mo na ako... Teka nga, Kara. I know hindi mo ako gusto, hindi ako yung tipo mo, awkward na tayong dalawa. Kaya please,
reject me now. I really need to hear it para hindi na ako nabobother ng ganito. Bakit mo ako pinapangunahan? Galit ka ba? Okay, I admit na umiwas ako pero that's because I need to make sure na hindi lang kita basta crush kasi pares tayo masasaktan eh. Masasaktan lang kita and ayoko na mamangyari yun sa'yo. Then, nung isang araw, hindi ka na mawala sa isip ko. Sino ba may sabi hindi kita gusto? Miss naman to eh. Mas marunong ka pa sa akin. Nagahanap lang ako ng tiyempo na umamin sa'yo kasi exam week natin ngayon eh. Christian. Ano? Siya na gusto mo? May nililigawan na yun. Wala kang chance ron. Sa akin, Kakara, 100% crushback, likeback, no flashback, and I can guarantee you na ako'y palagi nasa iyong back. Si Christian yung nagsabi na hindi ako yung gusto mo at hindi ako yung tipo mo, kaya I have to confront you na. Eh? Kara, okay ka lang? What do you need? Napansin ko kasi na palagi ka nakatingin kay Kao, sa kaibigan ko. May gusto ko ba sa kanya? Ikaw na nagsabi na kaibigan mo siya, so bakit ko sasabihin sa'yo? Di ko naman sasabihin kasi napagdaanan ko rin naman yan. Tsaka magaling naman ako magtago ng secrets. So, may gusto ko ba sa kanya? Oo. I like him. Naku po. Delikado to. Kiss. Wala. Wala yan. Naku po. Sorry pero sasabihin ko sa'yo ito kasi concerned lang ako and ayoko namang umasa ka pa, diba? Wala kasi siyang gusto sa'yo. And iba yung tipo niya. Tapos mukhang may liligawan ng iba. Okay na. Gets ko na. Sayang kayo. Kala mo, oh, kayo lang magiging tulay, ah. Pangit niya ka mong tumulong. Di siya bagay maging tulay para sa dalawang tao. Ha? Huh? Pero may isa siyang sinabi sa'yo na tumama naman eh. Na hindi ako yung tipo mo. Na may liligawan na ako. So, at ikaw yun? Ikaw talaga eh. Oo na. Hindi mo na ako kailangan tawagin sa pangalan ko dahil ako ay si Kao. At Kao ay para sa akin. Nagtutula ka ba? O ito piso. Ambag ko para mabuo na yung tulay na ginagawa mo papunta sa taong gusto mo. Lo, okay na kaya? Nakarating na ako papunta sa'yo eh. Please. Kainin mo na nga lang yung food.